Food delivery service, isa sila sa mamahalagang tao na tumutulong ngayong panahon. Kasama natin sila sa pang-araw-araw. Kung wala sila, wala tayong mga pagkain o anumang tulong na kailangan natin. Ginawa na itong hanap buhay ng iba simula na nagsimula ang pandemya. Yung iba naman, ginawang sideline pandagdag na rin sa kanilang mga pangailangan. Ako si Aira May Marinda, 20 years old, isa akong food delivery biker. Naghahanda ako ng mga bandang 1 p.m. in the afternoon para maging food delivery biker. Lagi ko rin dinadala yung extra kong damit, power bank, cellphone, kapote, especially yung tubig ko. Bago rin ako umalis ng bahay, chine-check ko rin yung bike ko, yung gulong ko, yung kadena, yung mga ilaw ko, kung maayos ang takbo nito bago ako umalis. Bago mag-pandemic, isa akong working student. May kursong accountancy. Nagtatrabaho ako noon sa printing shop. Bago ako pumasok ng school, mag-jeep ako ng maaga hanggat kaya kasi siksikan. Bago ka makarating ng school, pawisan ka na. Hindi na maganda yung ayos mo. Hassle talaga sobra, lalo na malayo pa yung school mo. Siya si Aira, isang food delivery biker. Kilalanin natin siya at alamin kung paano ang magiging isang tulad niya, kung paano siya nakakapag-power on sa araw-araw. During pandemic, sakto noon graduate ako, nagkahanap ako ng pwedeng pasukan hanggang sa may nakita akong post na hiring ng delivery biker daw po. Natanggap ako. Pinush ko siya kahit wala akong personal na gamit. Pinagsikapan ko, nanghiram ako sa mga kaibigan ko para makapag-start noon dahil sa akin gusto ko siya na magamit na nung araw na yon. Nung nag-start po ako maging food delivery, syempre bago po sa akin lahat, hindi ako sanay sa kalsada. Feeling ko pagka nagbabike na ako tapos may tumabi sa akin ng sasakyan o kahit ano po, feeling ko, madidisgrasya ako. Pero ano naman po, na nag-iingat ako, nag-i-stop din ako pagka alam kong dikit na sa akin yung sasakyan. Sa kalsada, sumusunod na lang din po ako sa mga bicycle lane, traffic lights. Sinusundan ko na lang po para maiwas sa disgrasya. Mas pinili ko po yung bike kasi po, dagdag ehersisyo din po siya sa akin. Unlike po sa motor na kailangan mo pa po magpagas, pag nasiraan ka, matatagalan ka. Eh sa bike po, mabilis lang siya ayusin kaya ng sarili mo. Nakakatulong din siya sa environment and sa pollution po. Lahat naman po ng dinadaanan ko, meron naman siyang bike lane, traffic lights. Kaya kampante ako na magdi-deliver ako ng kahit maraming laman na pagkain yung box ko. Ngayong nagba-back to normal na tayo, sa araw-araw na pagdi-deliver ko, di maiiwasan na madami kang taong makakasalubong, hindi mo alam kung may sakit sila o wala. Kaya lagi akong umiinom ng Pharmaton Immunity para lagi akong may protection sa sakit. Recommended din siya ng mga kapwa ko rider dahil meron siyang vitamin C and zinc. Sinamahan ko si Aira sa kanyang pagiging food delivery biker. Dito ko napansin sa lead niya ay pilit niya kinakaya na buhalin ang kanyang bisikleta kahit may kabigatan. Ano yung mga kadalasan mo nakukuha ng mga food sa delivery? Fast food. Kaya mga drinks, milk tea. Gano'ng katagal ka kadalasan naghihintay sa sa shop? Pag fast food po, almost 30 to 45 minutes. Okay. Pero kapag mga drinks lang po, saglit lang, di ka abot ng 15 minutes. Okay. Mapipick up mo na yung items. Pero paano yung pag halimbawa, hindi ka pa, dinedeliver mo pala yung isa, meron agad naka-assign sa'yo na bagong i-deliver? May time na ganun po, na naka-scheduled na. Tapos, paano yun? Pag halimbawang
minsan 'di ba kailangan ng ano sila, on cash sila nagbabayad. Sino nag-aabono nun sa restaurant? Kami po. Ah, okay. So parang abono niya muna yon. Okay. Di biro ang mga kailangan niya pagdaanan. Minsan kailangan pa niyang bantayin yung bisikleta niya habang naghihintay ng pagkain. Tapos hahabulin niya yung oras. Bukod pa dito ay kailangan siguraduhin na maayos yung pagkain i-deliver niya sa mga customer. Nung una, pag nagde-deliver ako ng food, nadi-delay kasi parang hindi pa nga ako sanay sa pagpapadyak. Tapos nung nasanay na ako, kaya ko nang i-deliver ng mas maaga yung pagkain. Yung pinaka-worst experience ko bilang isang food delivery, yung from restaurant to customer, hindi maiiwasang abutin ng oras. As delivery, ikaw yung magigiit, tatanggapin mo yung galit ng customers mo, yung sermon niya. Pinaka-worst din kapag umuulan, kahit anong gusto mong ganda nung food maibigay sa customer mo, di maiiwasang masira kasi dahil sa ulan. Gustuhin ko mang mapaaga yung deliver ko, hindi rin maiiwasan dahil sa restaurants na nai-encounter ko na minsan aabutin talaga ng hours. Kaya sa akin, dinidiin ng mga customers yung galit nila. Yung pagiging food delivery, inspiration ko noon, number one, yung family ko. Pangalawa na rin yung sarili ko kasi ako lang din naman bumubuhay sa sarili ko. Gusto ko rin mabigyan ng pangangailangan yung mga kapatid ko. Kaya ayokong mag-quit bilang food delivery kasi kapag nag-quit ako, hindi ko na alam kung ano yung maibibigay ko sa family ko, especially sa mga kapatid ko. Naiiyak ako. Tingin ko po, frontliner din naman po kami. Kami po yung nagre-risk during pandemic para lang maibigay yung mga pangangailangan nyo. Tao din naman po kami, may pangangailangan. Kaya sana po, intindihin nyo rin po. Minsan, may pagka-delay po yung pagbibigay namin ng pagkain sa inyo. Sa lahat ng mga food delivery dyan, sasabi ko lang, para sa akin, huwag tayo tumigil kasi para din naman yan sa pamilya natin, pangangailangan natin. Malalampas yung din natin to, kasama sa buhay yon. Alagaan nyo rin sarili nyo kasi nasa kalsada tayo. Laban lang, kaya natin to. Life goes on, we power on. Maraming mga oportunidad ang nawala sa atin ng pandemya. Pero sa kabila ng mga ito, nanatili pa rin tayo matatag at diskarte para sa ating mga pangarap. Kahit sa hirap ng panahon ngayon, mas pipiliin pa rin natin itaguyod ang ating pamilya. Dito rin natin napatunayan na hanggang di tayo nawawalan ng pag-asa, itutuloy-tuloy pa rin ang lahat.